Kung sino pa ang walang alam, siya pa itong madaldal. Sure akong relate na relate ka dito sa title natin ngayon. Alam kong nalagay ka na sa sitwasyon na meron kang na-encounter na ganito. Alam kong may kilala kang ganito. Minsan, nakakairita. Minsan, ayaw mo nang kausap. Dahil sa dami ng sinasabi niya, alam mong mali-mali naman. Minsan, nire-relate natin ang mga ganitong mga tao sa latang walang laman. Maingay lang, pero walang laman. Nakatumba, tumumba, hinagis, pagbagsak ng lata, maingay pa rin. Still, walang laman. Minsan, ang tingin ng maraming alam sa mga taong walang alam na madaldal, sayang ang oras, sayang ang effort. Kung kausap mo sa telepono, sayang ang battery, sayang ang load. Mga taong ayaw tumanggap ng ibang pananaw. Mga taong ayaw na ayaw papakorek. Pag first time na narinig mo silang magkwento, ikokorek mo, ayaw makinig, ayaw tanggapin ang ibang paliwanag. Nagmamatigas pa na mali daw ang sinasabi mo at sa kanya daw ang tama. Manahimik ka. Yan ang dapat mong gawin sa mga taong nagmamarunong. Mga taong sila pa itong malakas ang loob kahit na narinig mong mali-mali ang mga sinasabi at ayaw namang tumanggap ng pagtatama. Minsan, kailangan mong itabi na muna ang concern mo na maitama siya. Kahit pa malapit siya sa iyo, kahit pa pamilya mo. Kung itatama mo, parang ikaw ang napapahiya, parang ikaw pa ang may utang na loob. Hayaan ang panahon at pagkakataon ng magturo sa kanya ng dapat na paraan ng pagtuturo. Hayaan mong dumating ang sitwasyon na babalikan niya ang mga moments na nag-try ka ring i-correct siya sa maraming oras. Dapat tayo open lagi sa pagtatama. Sa lahat ng chances na pwede tayong i-correct, magpa-correct tayo. Lalo na may totoong concern naman talaga ang taong nagko-correct sa atin. Maging open sa mga bagong opinion. Maging handa palagi sa pagtanggap ng ibang pananaw. Sa ganitong paraan, mas magle-level up ka, mas mag-iiba ang pananalita mo, mas mararamdaman nila at malalaman na ikaw ay isang matalinong tao. Ganun naman talaga ang matalino, laging nakikinig para mas marami pang malaman. Yan naman talaga ang nakukuha ng nakikinig lang kesa nagsasalita, kesa ikaw ang bangka. Matuto tayong disiplinahin ang ating sarili na nakikinig lang. Yung nakatingin at nakafocus ang mga tenga at isip mo sa nagsasalita o nagsishare. Sabi nga sa Proverbs 1:5, "Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance."